Good day everyone! Welcome to my channel! Tungayan po natin ang ikawalong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Destined to Love You! Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po na ating video at click na rin po ng subscribe button kaya hindi ng bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Are you okay? Nay! Nag-aalala ang tanong ni Aaron sa kanyang ina pag-uwi nila galing sa ospital. Tahimik ito sa buong durasyon ng biyahe nila pa uwi. Hindi ni Aaron planong magkakilala ang dalawang babae ng araw na iyon. Totoong nasa ospital na pinagtatrabahuhan ni Kyle ang doktor ng nanay niya. Hindi ito makakapag-duty sa ospital na malapit sa kanila at pakinausapan ito ang kanyang ina na ito na lamang ang magtungo sa Makati. Dapat ay si Tono sa makakasama nito sa doktor. Pero nang malaman niya ang pangalan ng ospital, nagpresenta siyang siya na lamang ang sasama dito. Umasa kasi siyang makikita niya roon si Kyle. Nang pauwi na sila, hindi pa nakikita si Kyle ay sumuko na siya. Ayaw din naman niyang abalahin ito sa trabaho nito. Inisip niya magtutungo na lamang siya doon kapag alam niyang uwian na nito para sigurado magkikita sila. Kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Aaron na makita niya ito sa cafeteria ng ospital. Mabuti pala't naisip niyang ibili ng juice si Nanay Melinda habang nasa comfort room ito. Hindi ni Aaron inaasahang magiging ganoon ang reaksyon ni Nanay Melinda. Hindi niya akalaing hanggang ngayon, matindi pa rin ang pangungulila nito kay Allen. Nanay Melinda was almost in tears while she was hugging Kyle. "I'm okay, Aaron," tugon ito. "I just miss your brother. Hindi ko akalaing malaking pagkakahawig nila. Puro mga larawan lamang mula sa malayo nakikita ko. Seeing her makes me feel like I'm seeing Allen again. God, I really miss him." Nangilid ang luha sa mga mata nito. Kinabig ito ni Aaron at niyakap. "Don't upset yourself too much," pang-aalo niya rito. "Malulungkot si Allen. Akala ba ninyo, nagmamaliw ang pangungulila ko sa kanya? Kahit hindi kayo galing sa akin, mga anak ko pa rin kayo. Wala kayong ideya kung gaano ko kayo kamahal. Higit pa marahil sa mga tunay niyong magulang. Ang maunang mamatay ang anak kaysa magulang, yun ang pinakamasakit na pwede mangyari sa isang ina. I will miss Allen forever. Habang buhay ng sugat at pagkawala niya. Habang buhay kong iindahin ng sakit. Seeing Kyle today also makes me feel sorry for Allen. Ni hindi man lang niya nakasama si Kyle, ni hindi niya niyakap at nahagkan. Kawawa din si Kyle, hindi niya nakilala si Allen. She was never aware that there was one man who loved her so deeply. Sana nagkakilala sila at nagmahalan." Tuluyan na itong napaiyak. Hinagod ni Aaron ang likod nito. Naiintindihan niya ito dahil ganun din ang nadarama niya para kina Allen at Kyle. "You have to promise me something, Aaron," anito habang tinutuyo ang mga luha nito. "Ano po yun?" "Take care of her. Love her freely. Huwag mo na uling gagawin ang ginawa ni Allen noon. Huwag kang magtatago sa kanya. Dapat maging parte siya ng pamilyang ito. Gusto ko siyang laging nakikita. Promise me." Wika ng ginang. Masuyong initian ni Aaron ito. "I promise." "Hey!" Muntik nang mapatulon si Kyle sa labis sa pagkagulat nang biglang may magsalita sa likuran niya. Paglingon niya ay ang nakangiting mukha ni Aaron ang bumungad sa kanya. "Hey!" Nakangiting bati din ni Kyle. Kaagad na puro ng kaligayahan ang puso niya dahil nasilayan ito ng mga mata niya. Kalalabas lamang din ng ospital. Medyo napagod siya dahil sa dami ng trabaho, pero ayos lang dahil nakita na niya si Aaron. Tila nilipad ng hangin ang lahat ng pagod niya. "Ano ginagawa mo rito?" tanong ni Kyle. Pinagbastan niya ito mula ulo hanggang paa. He looked gorgeous in his tribal print black shirt and faded jeans. Isang paras ng sneakers lamang ang suot nito sa mga paa. Magulo ang buhok nito. Ang totoo, hindi niya gusto dati ang mga lalaking katulad nito. Dati, nadudumahan siya sa ganong porma. Pero kakaiba talaga si Aaron sa lahat. Hindi ito mukhang marumi sa paningin niya. He just looks so gorgeous and sexy. "Sinusundo ka?" sagot ni Aaron. "Wanna go out with me?" saad ng binata. Lumapad ang ngiti ni Kyle. "Baka naman awayin ako ng girlfriend mo sa ginagawa mo." Aniya na may bahagyang panunukso sa tinig. Nalaman ni Kyle ang bagay na iyon nang makapanood siya ng showbiz news. Nang nagdaang gabi, aminado siyang nainis at nalumo siya
Pero sandali lamang iyon. Kauumpisa pa lang ng pagkakakilala nila at ayaw niyang lumayo na kaagad siya rito dahil lamang nalaman niyang may girlfriend na ito. Ipinapanalangin na lang niya na hindi seryoso ang relasyon ng dalawa. Kilalang playgirl si Rina Montreal sa loob at labas ng show business. Kahit masama, nahiling ni Kyle na sana'y magkahiwalay ang dalawa. Hindi niya mapigilan ang hiling na iyon. Tao lamang siya. Isa pa, kung seryoso si Aaron sa sexy actress, bakit pa ito nag-aaksaya ng panahon sa kanya? Palagi niya itong kausap sa telepono. Sinundo pa siya nito ngayon sa ospital. She refused to be defeated. Ayaw niyang panghinaan ang loob ng ganoon kaaga. Alam niyang dapat ngayon pa lang umiiwas na siya rito dahil may commitment na ito sa iba. Mabilis na nahuhulog ang kanyang loob sa binata. May malaking posibilidad na masaktan lamang siya kung magpapatuloy ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Baka madismaya lamang siya kapag sinabi nitong pagkakaibigan lamang habol nito sa kanya. Hindi niya kaya. Mas nais niyang mapalapit dito. Bahala na kung masaktan siya. Hindi muna niya iniisip ang hinaharap. Mas iisipin niya ang kasalukuyan. Masaya siya kahit na simpleng pag-uusap lamang nila sa telepono. Ito ang lalaking nagbigay ng karagdagang kulay sa buhay niya. Ito ang nag-alis ng boredom niya. Matagal na panahon din na hindi tumibok ng ganoon kabilis ang puso niya. If she was falling for him so fast, then so be it. Nais niyang namnamin ang damdaming iyon. Nais niyang magmahal ulit. Nais niyang kiligin. Hindi baling masaktan siya. Ang importante, naranasan niyang magmahal. Rina won't mind. Kaswal na tagon ni Aaron. Magkasalubong ang mga kilay na napatingin si Kyle dito. Really? Kung siya nga ang girlfriend nito, hindi niya hahayaang may ibang babaeng mapalapit dito. Kung sa bagay, hindi ordinaryong mundo ang ginagalawan namang ito. Marahil sanay na din si Aaron na may ibang mga kasamang lalaki si Rina dahil sa trabaho nito. Sanay na rin marahil si Rina sa mga babaeng humahanga sa nobyo nito. May parte sa puso ni Kyle ang nalungkot dahil kinumpirma nito sa kanya na nobya nga nito si Rina Montreal. Hindi man lang ito nagkaila katulad madalas ng gawin ng mga lalaki kapag nakatalikod ang mga girlfriend ng mga ito. Masuyong pinisil ni Aaron ang ilong niya. Really? Huwag na nating pag-usapan si Rina. Where do you want us to eat dinner? Tanong ng binata. Ikaw na lang ang bahala. Tugon ni Kyle habang patungo sila sa sakyan nito. Hindi ni Kyle mapigilan ang kaligayahan niya dahil magkasama na naman sila. Hindi niya alam kung ano meron sa lalaking ito dahil napakadali para sa kanya ang magtiwala. Wala siyang nadarama kahit anong kaba. Hindi niya alam kung ano meron ito at mabilis na nahuhulog ang loob niya dito kahit ilang araw pa lang silang magkakilala. Sa isang tahimik na Italian restaurant siya nito dinala. How's work? Kaswal na tanong ni Aaron pagkatapos silang makapag-order. Medyo busy. Madaming lab work ang mga pasyente sa ospital. Ikaw, wala ka bang trabaho? Wika ng binata. Maglaylaw muna kami. My bandmates are getting married. Busy sila sa mga preparation kaya hindi na muna kami tumatanggap ng gigs and shows. Ah, kaya naman pala. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron. Kaya pala ano? Kaya pala may panahon ka makipagkwentuhan sa akin. Kaya pala nasundo mo ako ngayon. Minsan kasi naiisip ni Kyle kung bakit ito nag-aaksay ng panahong tawagan at makipag-usap sa kanya ng matagal. She wasn't a special girl. What drew him near to her? May nakita ba itong kakaiba sa kanya para mapukaw niya ang interes nito? Nag-aalala si Kyle na baka mawala rin paglaon ang interes nito kapag nalaman itong wala naman talagang espesyal sa pagkatao niya. Siguro, busy din ang girlfriend mo sa trabaho. Kaya ka wala akong magawa kundi tawagan ako gabi-gabi at sunduin ako ngayong araw? Malungkot na dagdag ni Kyle. Tinitigan ni Aaron ang mukha niya. Bahagya siyang nailang sa uri ng tingin nito. Pakiramdam ni Kyle matutunaw siya kaya nag-iwas siya ng tingin. Hinawakan ni Aaron ang kamay niya at bahagyang pinisil iyon. I'm here because I want to be with you. Kahit pa siguro abala ako sa trabaho, maglalaan pa rin ako ng panahon sa iyo. Mahinang sabi ni Aaron. Tila lumobo ang puso ni Kyle dahil sa sinabi nito. Hindi niya maiwasang mapangiti ng matamis sa mga narinig niya. Paano niya hindi magugustuhan ang lalaking ito na bukod pa sa saksakan ng gwapo, pinaparamdam pang espesyal siya? Hindi niya alam ang kanyang sasabihin hanggang sa dumating na ang order nilang pagkain. May gagawin ka ba sa linggo? Tanong ni Aaron maya-maya.
Umiling si Kyle. Magsisimba at magpapahinga lang sa bahay. Kasal ni Cherry sa linggo. I need a date. Kaswal na sabi ni Aaron bago sumubo. Muntik na ni Kyle mabitawan ang hawak na tinidor. Bakit parang nagulat ka na niyaya kita? Nagtatakang tanong ng binata. Cherry is the lead vocalist of your band, right? Naninigurong tanong ni Kyle. Tumangoy to. And she is marrying her lollipop boy on Sunday. Tila kakaiba ang mga iti sa labi ni Aaron habang nakatingin sa dalaga. Kinalma ni Kyle ang kanyang sarili. Anong sasabihin ng girlfriend mo? Wala. Simpleng tugon ito. Hindi ba siya magkatampo kung akong isasama mo? Naggibit balikat si Aaron. May taping siya sa araw na yun. Ah, kaya pala. Nadidismay ang sabi ni Kyle. Ang akala pa naman niya, siya talaga nais itong makasama. Kaya siya ang niyaya nitong maging date sa kasal ng kabanda nito. Ngumisi ito. Kahit wala siyang taping, ikaw pa rin ang isasama ko. Weh, bakit? Dahil gusto ka makita ni Nanay Melinda. At dahil alam kong fan ka ng Lollipop Boys. Wear something white. Don't bother yourself with a wedding gift. Susunduin kita sa apartment mo sa linggo. Saad ng binata. Awang ang bibig na napatingin si Kyle dito. Paano mo nalamang fan ako ng Lollipop Boys? The truth was, she was more excited by the fact that he was bringing her to an intimate celebration with his family rather than seeing the Lollipop Boys again. Aminado si Kyle na fan siya ng Lollipop Boys. Oo, ng kabataan niya. Pero tila hindi na siya gaanong excited para doon. Mas excited siya sa nalalapit ng kasalan dahil siyang napili ni Aaron na makasama kaysa sa girlfriend nito. Nagkibit balikat ito. I saw it in your eyes. They sparkled when I mentioned that Cherry was marrying her lollipop boy. Wrong, mister. They sparkled because you're making me feel special. Talagang gusto ko makita ng nanay mo? Tanong ni Kyle nang maalala niya ang ginang. Tumango ito. Nais ko ring humingi ng pasensya kung naging emosyonal siya nang magkakilala kayo. Ganun talaga siya kapag namimiss niya si Allen. It's okay. Kahawig ko ba talaga ang kapatid mong si Allen? Alam ni Kyle na magkakahawig ang tao sa mundo. Pero yun ang unang pagkakataon na may sabi sa kanyang may kahawig siyang isang lalaki. Kahit ang ate niya, hindi niya kahawig. Nung bata pa siya, tinutukso siyang ampon dahil wala siyang kamukha sa mga magulang niya. Tumango ito. Parang ikaw ang female version niya, sagot ni Aaron. Talaga? Nakita na ni Kyle ang ilang mga larawan ni Allen Suarez. Pero hindi niya masabi kung talagang magkahawig sila. Don't think too much about it. It's not a big deal. I'll pick you up on Sunday, okay? It's a date. Wika ni Aaron. Sure, it will be my pleasure. Thank you. May date ako sa linggo. Tili ng isip ni Kyle. Pagkatapos kumain ng hapunan ay ayaw pang umuwi ni Kyle. Kaya nangyayain siya ni Aaron na maglakad-lakad sandali, hindi na siya tumanggi. Are you sure? Alam kong napagod ka sa trabaho. Nag-aalangan tanong ni Aaron. Tila bigla ay nais itong magbagong isip. Nagyaya ka tapos babawiin mo? Nakalabing sabi ni Kyle. Okay lang, ang dami mong inorder na pagkain. Ang dami mong ipinakain sa akin. Maigi na rin maglakad-lakad muna ako para matunawan. Sabi pa ng dalaga. Ang payat-payat mo eh. Nangingiting sabi ng binata. Ang sarap mong patabain. Sigurado ka talaga? Ang totoo may gusto akong puntahan na malapit dito. Tara! Yaya ni Kyle. Inabot ni Aaron ang kabay niya at naglakad na sila. She glanced at her fingers that were entwined. Tila masarap na kilabot ang tumatulay sa katawan ng dalaga. Nais niyang bawiin ang kanyang kamay pero nais din niya magkadaop ang mga palad nila. May kakaibang kiliti siyang nadarama. Amoy na amoy pa niya ang bango nito. Masarap sa pakiramdam na malapit siya rito. Tahimik sila habang naglalakad pero hindi ni Kyle iyon alintana. Sapat na sa kanya na malapit sila sa isa't isa at nasasamyo niya ang bango nito. Kontento na siyang magkahawak ang mga kamay nila. Hindi nga niya maiwasang mapatitig at nasasamyo niya ang bango nito. Pakiramdam niya, naglalakad siya sa mga ulap. Hindi niya gaanong pansin ang paligid. Kaya nagulat na lamang siya na makitang patungo sila sa isang simbahan. Tumigil sila sa harap noon. Napatingin si Kyle dito. Nahihiyang umiti ito. Medyo napalayo tayo. Sorry. Okay lang. Tugon niya. Totoong medyo malayo ang nalakad nila.
Pero totoong hindi ni Kyle Alintana iyon. Hindi naman siya napagod. Mas maigi yon dahil mas mabang oras silang magkasama kapag binalikan nila ang sasakyan nito. Pero bakit gusto mong magpunta rito? Binitawan ni Aaron ang kamay niya at nagpatiuna sa pagpasok sa loob ng simbahan. Nais ni Kyle na abutin ang kamay nito pero nahihiya siyang gawin iyon. Bago pa ito lumayo sa kanya, nakita niyang may dumaang lungkot sa mukha nito. Sinundan niya ito. Wala nang misa at mga ilan-ilan lamang ang mga nasa loob ng lumang simbahan. Umupo sila sa likuran at tumitig sa harap. Tahimik na umupo si Kyle sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang siya nito sa katahimikan nito. Pakiramdam niya, taimtim ang pakipag-usap ito sa Panginoon. Tumingin siya sa harap. Pumikit siya at nagdasal. Thank you po sa lahat ng bigay niyo. Hindi niya alam kung gaano katagal na nahimik si Aaron hanggang sa lingunin siya nito at ngitian ng masuyo. Gumanti siya ng ngiti. Tumayo na sila pareho at lumabas ng simbahan. Huminga ng malalim si Aaron bago nito hinawakan ulit ang kanyang kamay. Dito kami madalas noon. Anito habang nililibot ang paningin sa paligid. Kaagad na naunawaan ni Kyle ang nais sabihin dito. Pinisil niya ang kamay nito. How hard was it? Tanong ni Kyle. You have no idea how hard. Kahit matagal nang nangyari yun, kahit matagal nang maginhaw ang buhay namin magkakapatid, hindi pa rin nabubura sa isip ko ang pinagdaanan namin sa kalye. Sa mga nakalipas na taon, hindi ko na binalikan ang mga lugar na pinanggalingan namin. Natatakot kasi ako. Si Thomas ang madalas na bumalik sa mga lugar kung saan kami lumaboy dati. Natutuwa kasi siya dahil tulad namin, tila umunla din ang mga lugar na iyon. Ang dating squatters area na tinirahan namin, isang commercial site na ngayon. Gumanda rin ang simbahan na to. Dati maraming mga palaboy at puluwi dito. Magulong lugar at walang sistema. Tingnan mo ngayon, malinis at tahimik na. Hinaplos ni Kyle ang braso nito. Ang totoo, hindi niya alam ang sasabihin dito. Hindi niya naranasan ang naranasan nito. May nakakain siya araw-araw. May malambot na kamang mahihigaan. May bubong ang tirahan at may mga magulang na nag-aaruga. Hindi niya maintindihan ang pinagdaanan nito nung bata pa ito. Hindi ko akalain magiging ganito kaganda ang buhay ko. Akala ko mamamatay akong pulubi. May mga pagkakataong akala ko mamamatay na ako noon sa gutom. Madalas kami magdasal sa loob ng simbahan niyan. Mahilig magdasal si Thomas dahil yun daw ang turo sa kanya ng lola niya. Si Allen, hindi yata yun marunong sumuko. Para siyang guardian angel. May mga pagkakataong natutokso na ako magnakaw para may makain kami o kaya mag-rugby para hindi ko maramdaman ng gutom. Sa mga pagkakataong yun, lagi siyang lumilitaw at aabutan niya ako ng pagkain. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Lagi niyang pinapaalala na hindi kami dapat gumawa ng masama. Para kapag dumating ang araw na magkaroon kami ng magandang buhay, walang masamang masasabi sa amin ng ibang tao. Kwento ni Aaron. Guardian Angel. Allen? Usal ni Kyle. Nakangiting pinindot ni Aaron ang ilong niya. Magkapangalan ng mga guardian angel natin. Sayang, wala na siya? Oo, sayang. Sana nakilala mo siya. You would have loved him. Saad ni Aaron. Makikilala ko rin ba ang ibang mga kapatid mo? Tanong ni Kyle. Yes, sa wedding ni Cherry. Ngayon palang babalaan na kita. Makukulit sila. Daig pa nila mga bata sa kakulitan. Pero mababait sila. Sadya lang ganun ang dalawang yun. Kasi nung mga bata pa kami, hindi kami nagkaroon ng pagkakataong maging totoong bata. Hindi kami nakakapaglaro. Marami na kaming alalahanin kahit mga bata pa lang kami. Tila pasa na nga namin ang mundo minsan. Nung maging Suarez kami, naranasan namin kung gaano kasarap ang maging bata. Kaya kahit ang tatanda na namin, ang kukulit pa rin namin. Nakangiting sabi ni Aaron. I'm excited to meet them. Nakangiting sabi ni Kyle. Nagbalik na ang kislap sa mga mata nito. Naging masyado ba ako madaldal at madrama ngayon? Hindi ka ba nabagot sa pakinig sa akin? Sabi ng binata. Umiling si Kyle. Bakit ako mababagot? I'm happy because you're sharing your life with me. Wika ni Kyle. Binitawan nito ang kamay niya. Magpoprotesta sana siya, pero hindi natuloy ng akbayan siya nito. Gusto din niya iyon. I don't usually share my story with other people. Sapat nang alam nilang galing kami ng lansangan. Pero hindi na ako gano'ng nagkukwento ng iba pa. May ibang tao nga na hindi naniniwala ang mga dating palaboy kami. Akala nila publicity lang yun para bumili ang mga tao ng albums namin.
Thank you, wika ni Kyle sa sinserong tinig. Kahit sandali pa lang silang magkakilala, nagagawa na itong magkwento sa kanya ng mga bagay-bagay. Hindi naman siguro masamang umasa na may maliit na siyang puwang sa puso nito. Sana ay lumago pa ang puwang na iyon. Hiling ng dalaga. At dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!